So, what's up mga kapobre? This is your boy Mato Pobre again. And welcome po sa another episode ng ating Pob Review featuring Yamaha Fatio. Ano bang meron yung motor na to? Tara tuklasin natin! Woo! So ngayon guys, ay kasama natin itong Yamaha Fatio. So, ayun yung pronunciation daw nito, hindi Fatio, is Fatio. Antindi mo rin. Ako ang kinakwento ko sa inyo totoo. Kailangan mo, meron ka munang S problem sa dila bago mo pronounce to. Fatio. Parang pizza. Magugustuhan ni Coco Martin to. Kala mo hindi kita papatulan ha? Tutuklasin natin kung ano bang meron yung Yamaha Fatio na to. So, ngayon, unahin natin yung kanyang headlight. So, yung kanyang headlight po is fully LED na po. Ito po yung kanyang park light. So, ayun, napaka-elegante, very elegant. Tsaka, sobrang smooth tignan ng motor na to. Sobrang attractive ng motor na to. So, kapag binuksan naman natin yung kanyang headlight, syempre, kailangan mo natin pandarin. Yamaha to eh. So, ayun. Ganyan kaganda yung kanyang headlight. So, ayun. Maliit lang yan tignan, pero kapag kagabi, napakaliwanag nung motor na yan. Para sa akin, goods na goods yun. Tsaka yung kanyang signal lights naman dito is bulb type pa po lahat. Pero the good thing is, yung nagustuhan ko dito, nilagyan siya ni Yamaha ng parang blur na design dito para magmukha siyang elegante tignan. So ayun, yung parang blur effect nilagay dito ni Yamaha, hindi niya i-cleaner dito kasi kapag ka-cleaner niya dito parang ano, parang casual lang siya tignan. So dahil dito sa blur effect is parang naging elegante siya tignan. Tsaka yung design niya is pa-oblong po, which is nagre-represent yon sa pagiging classic ng motor na to. Tsaka yung isa ko pang nagustuhan dito is etong dibdib niya. Advance ako mag-isip. So ano ba yung purpose nito? Nakita kasi sa Yamaha nito, pwede mo itong buksan. Diyan meron ka makikita na hindi mo na ito kailangan kunin pa. Pwede mo dito itong buksan para halimbawa may adjusting ka dito sa loob. Pwedeng-pwede siya, mas madali siya. Hindi mo na kailangan baklasin pa yung buong cover. So kapag ka binabaklas kasi yung buong cover, tendency na lumuwag yung mga clip nito or yung mga screws. Kasi halos kadalasan sa mga ganitong type ng cover is mga clip yung pundasyon nito. So iiwasan dapat natin yon na paano sa kung sino-sinong mekaniko lang yung mga covers ng mga ganitong motor or mga motor natin para hindi lumuwag yung clip or hindi siya masira. So kapag ka masira kasi yon, medyo maingay na yung motor tsaka gumagalaw-galaw na yung cover. Then syempre, yung nagustuhan ko rin is yung kanyang fender, front fender. Medyo may kalakihan po yung kanyang front fender, which is meron naman po yung purpose kasi medyo may kalakihan rin yung kanyang gulong. So yung kanyang gulong po, yung size po nito 110 by 70 by 12. So medyo may kalaparan po yung gulong nito. Tsaka yung stock tire po nito is Dunlop na po. The last time na merong Dunlop akong nagamit na stock tire talaga ng Yamaha is
sa Sniper 150 ko pa, way back 2016, yung pinakaunang labas ng Sniper 150, which is yun po, Dunlop po yung stock tires niya. And then after nun, yung manilabas nilang motor is IRC na po, yung brand ng gulong. Eto, the good thing is, binalik na Yamaha yung Dunlop na brand sa mga stock tires nila. So, para sa akin, goods na goods yun. And then, ako pang nagustuhan dito is, yes po, classic siya. Pero yung design nung kanyang digital speedometer is very modern na po. Na-modernize na po nila yung design nito. Kung titingnan natin, ayun, sobrang elegante, sobrang modern. Pero yung design is classic dito sa labas. Pero kapag in-on mo dito is very, ano po, very modern po. And then, elegant at the same time. Tsaka yung nagustuhan ko din dito is yung kanyang mga, ayun, mga icons dito. So, ayun po yung signal lights niya. So, high beam. Kailangan po muna napanta rin. High beam. Tsaka yung kanyang idling stop. Kapag naka-on, meron kasi ditong indicator to eh. Or, nandito yata. Tsaka yung engine niya, yung check engine. Siyempre, hindi naman natin hinihiling na umandar yung check engine na yan. So, yun lang po. Yung isa pa po sa mga features na meron yung Fashion na to is meron na po siyang stop and start system. So, ano ba yung stop and start system? Or tinatawag natin idling stop. So, ito po yung start and stop system niya. So, kapag in-on natin yan, tapos after 3 to 5 seconds na naka-under yung motor natin sa traffic, is mamamatay siya ng kusa. Pero kapag ka namatay po siya, hindi po natin kailangan pindutin yung starting button natin para mag-start ulit siya. Yung kailangan natin gawin is pigain siya. Once na piniga na natin siya, kusa na siyang aandar. Yung sa akin kasi, hindi ko masyadong prefer yung ganyang feature ng motor kasi medyo naiilang ako kapag namamatay-matay yung motor. So yung ginagawa ko dyan, ino-off ko na lang. Pero nakadepende rin yung sa tao kasi nakakatulong to para mas tupipid yung motor natin. Tsaka yung isa ko pang nagustuhan dito is meron siyang hazard light. Meron siyang hazard light. These days, sobrang goods na po na ginawa ni Yamaha etong mga ganitong klase ng motor. Or hindi lang naman ni Yamaha, lahat ng motorcycle brands, halos lahat ng nilalabas na bago ngayon, meron ng hazard light, which is sobrang laking bagay po nun sa mga motor. Hindi lang po sa mga motor, sa lahat ng uri ng sasakyan. Dati kasi, sa mga sasakyan lang natin yan nakikita, ngayon, the good thing is meron na sa motor. So, sobrang importante kasi niyan kasi lalo na kapag gagabi, nag-night ride kayo or gabi na kayo umuwi, kapag huminto kayo ng bigla sa daan, magagamit nitong hazard light para makita kayo ng mga sasakyan na nakasunod sa inyo para hindi maiwasan natin yung mga sasagi kayo or bigla na lang kayong mabubunggo. Naman tayo sa kanyang side compartment. Ano bang laman nito? Meron na siyang takip or lock. Safe na safe. Pagkabukas mo yan, pwede mo nang ilagay yung cellphone mo dyan, dito. Tsaka meron din siyang charger. Mili ka lang ng short na cord, pwede mo nang i-charge dito yung cellphone mo. Tsaka kapag maulan, habang bumabiyahe ka, naka-charge yung phone mo. Tsaka yung isa pa sa mga nagustuhan ko, is meron na rin siyang bulsa rito sa kabila. Which is kapag ka hindi ka nag-charge, gusto mo lang mag-ride, ikaw mag-isa, or may kasama ka, pwede mo ilagay yung phone mo dito, tapos pag guminto ka, kunin mo lang, tsaka mag-picture taking ka sa mga madadaanan mo, mga magandang lugar, goods na rin. Tsaka malalagyan mo rin ng tubig. Halimbawa, nauuhaw ka, kasyang-kasya dito yung tubig kasi may kalaliman po yung bulsa na to. Tsaka iwas rin sa ulan. Kasi kapag ka bumabiyahe ka maulan, dito naman yung tubig eh. Nandito naman yung ulan. So, safe na safe yung magamit mo dito. Tsaka, so meron po siyang hook dito. Halimbawa, dinagamit mo pang daily use, pantrabaho, magagamit mo talaga itong hook na to. Ayun, meron siyang lock, so very safe. Hindi po mahuhulog yung mga kung anong dala niyo dyan. Tsaka ito po, meron din po siyang isang hook pa dito para mas marami ka pong masabit, mas marami ka madala. Meron din pong lock, goods na goods yan. And then, yung gulay board niya, sobrang lapad. As in, sobrang lapad po. Ayun po yung kamay natin. So, dalawang kamay, kaya magkasya. Sobrang lapad po. Ginawa talaga yung motor na to para sa mga pan daily use, pan deliver, pwede rin, tsaka sa mga taong palaging maraming dala. At tsaka yung nagustuhan ko, safe na safe yung lock niya sa hook niya. Kasi dati kasi, may kwento ko lang sa inyo, yung sa Mio Sporty ko, di ba yung sa Mio Sporty na hook, walang lock yun. Dati,
Pauwi na ako ng bahay, may dala akong ulam. Pagdating ko sa bahay, wala na yung ulam. Nahulog na pala, hindi ko napansin. Yun yung importansya ng lock dito sa book niya. Isa yun naman nung kanyang seat cover. Ito yung nagustuhan ko sa kanyang seat. Overall design ng seat, meron siya mga tahi-tahi. Tsaka yung isa ko pang nagustuhan, iba yung texture niya dito, iba rin yung texture niya dito. May purpose talaga tong texture na iba dito. Kasi ito, para lang talaga ito sa rider. Sa OBR, kapag ka promeno, yung rider biglaan, hindi basta-basta uusog yung OBR dito sa kabila. Kasi medyo makapit yung ganitong texture ng leather para sa OBR. Mga chick boy dyan, medyo tayo sa chancing sa motor na to. And then, nagustuhan ko rin, malapad yung upuan nitong motor na to. Kapag kayo malapad, katulad ko, komportable talaga sakyan yung motor na to. Mga maliliit lang na gusto ng pasyo, sobrang komportable nito sakyan para sa inyo kasi sobrang lapad ng puan. Tsaka sa mga nagdi-delivery, meron kayong yung parang net, tsaka pizza dito, pwede nyo ilagay dito. Hindi madadamage yung pizza nyo. So para sa akin, goods na goods. And then syempre, punta naman tayo dito sa kanyang compartment or U-box. So yun po yung U-box, sobrang laki. Marami kang malalagay. Bag, papeles, tools, pwede mong ilagay dyan lahat. Camera, kung ikaw photographer, pwede mong ilagay dyan. Kasyang-kasya lahat. Pero tinay namin, hindi po kasya yung full-face helmet. Hindi rin po kasya yung half-face helmet. Ewan ko lang ha, i-comment nyo na lang sa baba kung paano nyo nilagay, kung ba't nagkasya, kung may nagkasya man. Pero sa amin kasi, ginawa namin lahat. Hindi talaga magkasya. Equip na rin po siya ng Y-Connect. Ito po yung sa Y-Connect niya. So, ito yan. So, iwasan na natin mabasa yan kapag meron kayong pasyo or may bala kayong bumili ng pasyo, iwasan po natin mabasa ito. Kung magkakarwash tayo, punas-punasan na lang natin yung ditong side. Ano ba yung Y-Connect? Yun po yung app ng Yamaha. Halimbawa, hiniram yung motor nyo. So, yung malaman kung saan pumunta yung nanghiram ng motor nyo. Or kung halimbawa, makakalimutin kayo kung saan kayo last nagpark, kung gusto nyo malaman, pwede nyo tignan dun sa Y-Connect. Tsaka i-connect nyo lang dito sa motor nyo, pwede nyo nang i-track yung motor nyo kung saan napunta. Or kung halimbawa nanakaw, wag naman sana, is matatrack nyo pa rin kung saan napunta kasi kadalasan ng mga samang loob is hindi pa alam yung mga ganitong features ng motor na to. Hindi totoo yan. For safety purposes, goods na goods yun para sa Yamaha. Yung downside lang, itong Y-connector dito sa motor is kapag ka nakakonect yan, mabilis malobat yung battery natin. Kahit naka-off yung motor natin, gumagana pa rin kasi ito. Yun lang yung risk nito. Kasi yung isang disadvantages nito, dito na magpiplay yung disadvantage niyang isa. Wala po siyang kickstarter. So kapag ka nag-down yung battery, kailangan yung kunin yung baterya, tsaka ipa-charge pa. Kasi wala siyang kickstarter. So yun po yung disadvantage ng motor na to. Wala po siyang kickstarter talaga. Parang Aerox or Nmax. Wala po talaga siyang kickstarter dito. Kaya naman kayong voltmeter dito sa digital panel nyo, tignan nyo na lang, i-check nyo na lang palagi kung okay pa yung baterya nyo. So ba may kita yung voltmeter dito? So in case sa mga hindi pa nakakaalam. O sa mga may balak, bumili ng pasyo. So ayun. And bat. Shortcut for battery. Yan po yung voltmeter. Kapag ka 12.8 yan, goods na goods yung battery nyo. Huwag lang bumaba sa 11. Kasi kapag ka bumaba sa halimbawa 11.9, 11.8, kailangan nyo nang ipacheck yung baterya nyo. Pero hindi naman yan nangyayari sa mga bagong motor pa. Kapag ka nagkaedad ng mga 3 years, 4 years yung motor nyo, dyan na nangyayari yan. Pero syempre, dahil meron equipped yung motor natin ng Y-Connect, kailangan lagi nating i-check yan. Tampo. And then syempre, dito naman tayo sa kanyang taillight. Ayun kung makikita natin, mapapansin natin, yung main talaga na design ng motor na to is yung mga pa-oblong. Bakit nga ba pa-oblong? Kasi para swak na swak sa design niya na classic. Ayun, ginawa rin ni Yamaha dito. Yung kanyang taillight po is bulb type po. Ginawa ni Yamaha is meron naman siyang ano dito, blur design. Ayun, para hindi siya magmukhang cheap. Kasi kapag ka-clear to, tsaka makita yung bulb niya sa loob, magmumukha siyang cheap, magmumukha siyang mumurahin lang. Pero dahil dito, naging mukha siyang elegante, tsaka maganda talaga siya tignan. Tsaka hindi siya gaano nakakasilaw sa ano yung sa mga nasa likuran mo. So para sa akin, goods na goods 'yan. And then yun po, medyo ano naman, maliwanag naman siya kapag ka nagpreno kayo. So ayun. So safe na safe kayo nito sa daan.
And then sa kanyang ano, sa kanyang gulong, mas gusto ko yung mga ganitong type ng gulong kasi jumbo siya. Jumbo siya, yung size ng gulong niya is 12 inches po, I think 120 by 70 yung ano nito, yung size ng gulong, pero 12 inches para sa akin goods na goods, unlike sa ibang motor na mas maliit yung gulong dito, medyo kapag ka nilong ride mo, pag binanking mo, mag-i-slide talaga. Eto hindi, kasi jumbo talaga. Kasi nga, jumbo siya. So malaki siya, tsaka palapad. Kaya goods na goods yung ganitong motor para sa mga kababayan natin na mahilig mag-rides. Pwedeng-pwede sa long ride, pwedeng-pwede pang daily use itong motor na to. Yung isa ko lang napansin, yung medyo ayaw ko sa kanya, is yung positioning ng shock niya. Eto kasi, yung positioning ng shock. Kung makikita natin, dito, sa pinakadulo, naka-position yung shock niya. So, hindi ko nagustuhan kasi hindi naman natin hinihiling, pero tsaka Yamaha rin naman yung gumawa. Pero yung sa akin, ang personal na opinion ko, baka magkaroon ng metal fatigue dito, tsaka biglang tumagtag ng sobra, baka masira to, yung shock nyo is wala ng pundasyon na maano. Kasi yung pressure is nandito lahat. Tiwala lang tayo kay Yamaha, may purpose si Yamaha dyan. Hindi naman big deal yun. Yung sa akin lang naman is yung safety talaga. Pero kilala naman natin si Yamaha gumawa. Priority talaga na Yamaha yung safety. So tiwala lang tayo kay Yamaha. Tsaka sa brakes niya is drum brake pa rin po sa likod. And then disc brake po sa harap. Wala pong special sa motor na to. Wala pong special na feature sa brakes ng motor na to. At talagang brakes lang talaga kung ano nakikita mo sa MIUI tsaka sa mga Miu series ng Yamaha. Yun lang din yung makikita mo sa brakes nito. Tsaka dito, meron siyang downhill brake. Ano ba yung purpose ng downhill brake? Pipigain natin to. Huwag mo yung pigain, huwag mo yung ilock kapag dumadaan ka sa downhill, utang na loob. Ano ka nasisira, ulo? Hindi po yan yung purpose, hindi porkit yan po yung pangalan niya, is yan po yung purpose niya. Yung purpose po niyan is kapag ka nagpark kayo sa downhill, or halimbawa, pataas yung lugar, nagbagyo kayo, bigla kayong nahinto sa daan. Siyempre, unang-una mong gagawin, paanda rin yung hazard mo. Tsaka, ilock mo yung preno mo or reactivate mo yung downhill brake mo para hindi ka basta-bastang umislide kahit nakastand yung motor mo or nakahinto habang nagpipicture-picture kayo or nagtitext, nagchat-chat ka sa asawa mo kasi tumakas ka sa rides mo. Ito naman, hindi okay. Isa pa sa mga nagustuhan ko rin is yung Pasio kasi is parang may sarili na siyang logo. So, makikita rin sa stickers niya yan. So, ito yung sinasabi ko ngayon. Ito yung sinasabi ko. Yun. So, parang may sarili siyang logo, which is very unique para sa Pasio na to. And then, very cute at the same time. Kasi, kapag ikaw, lalaki, tsaka gusto mo ng mga cheek magnet na motor, etong-eto yung dapat unang bilhin mo. Garantado! Attractive talaga to sa mga babae yung ganitong motor. Gola lang yan. Kasi it's very cute. Alam naman natin yung mga babae, kahit kano ka astig yung motor mo, lalaki lang naman yung ma-attract dyan. Pero kung ganito ka cute yung motor mo, ma-attract at ma-attract talaga yung babae dito. Teka! Yung bagay ito sa mga single, katulad nung sa kong editor, kay Marvin Orr, kay bagay ito sa kanya, sa mga single. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Binili ko lang to para gamit-gamitin natin. Hindi ko to binili para man chicks. Ginito kay Muning. Pati nga bulag, pinagsasamantalahan mo eh. Pa sa mga special specs nitong Pasio is yung kanyang Blue Core Hybrid. So ano ba yung Blue Core Hybrid? Si Yamaha meron na pong specs ng Blue Core sa mga motor niya. Lahat po mula MIUI hanggang Aerox NMAX, XMAX is equipped na po ng Blue Core. So yung Blue Core Hybrid, ano po ba itong Blue Core Hybrid? Yung Blue Core Hybrid po is upgraded na version ng Blue Core. Purpose nito is halimbawa nasa long rides ka, piniga mo ng piniga yung motor mo as in steadying piga. After 3 seconds, magre-regenerate yung engine mo at the same time, nakakatulong 'yon sa efficiency ng motor mo. Bakit ba nakatulong 'yon? Kasi kapag ka piniga mo to, biglang uugong yung motor mo, 'di ba? Bibilis ka. So kapag ka bumilis 'yan, automatic lalakas at lalakas sa gas yan. Pero siya parang sariling minor tsaka bumibuelo siya para mas bumilis ka pa, mas tumipid yung motor mo. Kasi yung purpose po ng Blue Core is preventing unnecessary gas consumption in your bike.
Ngayon, naging blue core hybrid siya. So parang nagkaroon ng turbo yung motor mo. Sa totoo lang po, tinest na po namin to sa long ride. Kasama ng Mio gear ko, talagang mabilis talaga yung motor na to. Tsaka sobrang tipid sa mga pinagmamalaki ng motor na to. Yung katipiran niya talaga. Imagine niyo po, Mio gear ko, ma-average po yon ng 45 to 50 kilometers per liter. So smooth na takbo lang yan, takbong chubby lang yan. Tsaka yung Honda Click ko, 55 kilometers per liter. Minsan napapaabot ko pa yan ng mga 58 or 60 kilometers per liter. So yun na po yung pinakatipid nyo. Pero eto, walwal mode tayo. Gas consumption niya po is 60 to 70 kilometers per liter. Sobrang tipid ng motor na to. Isa nga sa mga review na nakita ko kay Sir Sack sa makina, nag-average po siya 74 kilometers per liter. Sobrang tipid nung motor na to. Nag-long rides kami, mga 200 kilometers yung ni-ride namin. Naubos na yung full tank ng Mio gear ko. Naghihingalo na. Eto, 3 bars pa rin yung bawas. So, given yon na mas malaki yung tanke niya. Pero, the thing is, halos kalahati lang ng tanke niya sa 200 kilometers na tinakbo namin yung naging consumption niya. So, sobrang tipid ng ganung motor na yun. Kulang-kulang 3 liters lang or below 3 liters yung naubos niyang gas sa rides namin na yun. So, eto talaga yung pinaka-the best sa motor na to. Dadalong isip na kung bibili ng Pasyo, wag na po kayong magdalawang isip. Yung problema nyo lang po talaga is pahirapan pong makakuha ng Yamaha Pasyo ngayon due to high demand. Ewan ko lang kung eto na ba yung motor na magde-dethrone doon. Kasi currently, yan po yung hari ng 125cc ngayon. Abangan po natin yung comparison ng dalawang yan. Or pwedeng gawin na lang natin yung Honda Click V3 sa motor na to. Sobrang kailangan natin ng ganitong motor sa panahon ngayon nas nagmamahalan yung mga gas. Kung kayo may balak kayong bumili ng Pasyo, wag na po kayong magdalawang isip. Go for it. Kasi sulit na sulit po yung motor na to. At dahil nakaabot kayo sa dulo ng video na to, huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, at subscribe. And then please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko tulad nito. Bago nga pala natin tapusin yung video na to, gusto ko munang i-shoutouts yung may-ari ng motor na to. Na kukumpi sila ngayon kasi akala talaga nila lahat is ako yung may-ari ng motor na to. So, hindi po ako yung may-ari ng motor na to. Actually, yung may-ari, hindi niya rin alam na siya yung may-ari. Medyo magulo, ano? Ayun nga. Siyempre, nung naunang video natin, kung nakasubaybay kayo sa mga videos natin. Ito pala. Yung NMAX ng isang editor ko is binilhan ko ng bagong gulong, accessories. So, yun kay Kit Inar. May isa pang editor. Si Marvin, One Punch Man Saitama Jorge. Ito kasi, sumahod tayo sa YouTube. So, siyempre, inuna natin yung si kay Kit. Na motor, accessories niya, tsaka gulong kasi nga 3 years na hindi napapalitan. So ngayon, si John Marvin Jorge, yung ginagamit niya kasi ngayong motor is yung Mio Sportico. So pinapagamit ko sa kanya yung Mio Sportico para may service niya. Kasi sa Boracay siya nagtatrabaho. At kapag ka umuwi siya, ginagamit niya yung Mio Sportico pa uwi sa kanila pang daily service niya habang naka-day off siya. So ngayon, nandito siya. Siya yung cameraman natin. Yung Pasyo pala na to ay binibigay ko sa aking editor na si John Marvin Jorge. Regalo ko to sa kanya. Ayun siya. Yun. Ayun, pinakyan na niya. So, ayun, ikaw may accessories ka na. Magsana all ka na lang. So, yan po si Kit 1.0 NR. Sana all. Sana all. So, ayun na yung accessories niya. Ayun, si Marvin. Tinakbo na yung Pasyo. So, hindi niya alam. Tinatry niya nung ilang araw. Tsaka ni rides namin, siya yung pinag-drive ko. So, hindi niya talaga alam, wala talaga siyang idea na sa kanya yung Pasyo na yun. So, ayan. Goods. Goods. Thank you, boss. Thank you. Tapos i-drive kapag sa'yo na yung motor, ano? Oo nga. Maraming salamat. That's good, man. Yeah, deserve mo yan. So, yun lang po. Yun lang po yung end ng video na to. Siyempre, yung moral lesson po nito is kaluwag-luwag na tayo, bumawi tayo sa mga taong nakasuporta sa atin mula nung una hanggang ngayon. So, yun po. Deserve nila to. Deserve niya to. Kasi,
Kapag meron kayong nakitang tao na naka-loyal sa inyo, nakasuporta sa inyo mula nung una hanggang ngayon, gold yun. Kaya, yun. Maraming salamat sa lahat. Ayun, with the gang. Ayun, si Muning. So, yun. Maraming salamat sa lahat. Nakaabot kayo sa dulo ng video na to. Dismoto pobre!